Isa na namang magandang gabi, parokya ng Nuestra Senora de la Asuncion. Ako po si Brother Alex. Ako po si Teacher Joby. At ako po si Galvin. At ito ang Usapang Asuncion, ang maraming tahan bukol sa Patrona, Reina, at Inambay Bulacan. So, kamusta naman kayo ngayon, Brother Alex and Kuya Alvin? Ano ang masasabi ninyo sa naganap natin unang episode noong nakaraang linggo? Siyempre, matapos natin ipalabas yung ating pilot episode at pinakita sa ating mga viewers ang bagong action song ng ating himno, talagang excited ako for this time sa ating second episode. Kaya naman talagang pinaghandaan natin ito sa gabing ito. At the same time, pinaghandaan din ito ng ating mga inimbitahang bisita para sa araw na ito. Kaya excited na ako kung sino nga ba ang ating guest speaker sa gabing ito. Super excited din ako kasi tiyak naman marami tayong malalamang kaalaman sa ating inimbitahang guest speaker sa gabing ito. Totoo yan, Teacher Joby. Pero ano bang pinag-uusapan natin ngayong gabing ito? Ayun nga, Brother Alex, ngayong gabi ay pag-uusapan natin kung saan nga ba nagsimula ang lahat. Babalik tayo sa kasaysayan ng ating bayan at ng ating simbahan. Oo nga, Teacher Joby, no? Dari na ang simbahan ng Bulacan na dating Kapitolyo ng Probinsya ng Bulacan at sentro din ng kalakaran ng bayan. Sa gabing ito, babalikan natin kung paano naging bahagi ang ating simbahan ng dakilang bisita ng Tondo, ano ang mga pinagdaanan ng ating simbahan sa pagnaan ng mahabang panahon ng kasaysayan, and the same time kung ano ba ang mga naging kampanya nito sa paghubog ng ating mga mamamayan, Bulakenyo at Pilipino. Ang taray pala, Brother Alex, meron pala tayong time machine. Tama, totoo yan. Magta-time travel tayo, kaya Kuya Alvin, dito lang yan sa episode na pinamagatang Ang Buod ng Pananampalataya. Alam naman natin na napaka-intensive ng talakayan natin ngayong gabi. Kaya tayo ay nag-imbita ng isang mahusay na tao na maaaring magbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa episode na ito. Sino ba yan, Brother Alex? At excited na ako. For sure, mas excited na rin ang ating mga viewers. Ang ating inimbitahan sa gabing ito ay mula sa Komisyon ng Relihiyo Cultural Heritage ng ating parokya. Siya rin ang dating tourism officer ng ating bayan. Nakikita ko rin siyang naglilibot dito sa ating bayan ng Bulacan kasama ang mga tao mula sa ibang lugar na dumadayo upang makita ang magagandang lugar, ang mga makasaysayang poo dito sa ating bayan. Tama ka dyan, Teacher, kaya huwag na natin patagalin pa ating i-welcome ang ating bisita sa araw na ito. Walang iba kundi si Ginoong Jose Antonio Rodrigo. Maraming maraming salamat po, Sir Joey, sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon sa episode na ito. Bago po tayo tumungo sa mismo kasaysayan ng ating simbahan, alamin muna natin, Sir Joey, gaano ba kahalaga ang isang simbahan sa isang komunidad? Mahalaga ang papel ng isang simbahan sa isang pamayanan. Kung inyong nagbabalikan ang inyong lesson sa sociology, ay may mga tinuturing na mga institusyon sa lipunan. Kasama dyan ang pamahalaan, ang simbahan, ang pamilya, at marami pang iba. So, ang ating simbahan ay institusyonal sa bayan ng Bulacan. Sapagkat dito, sa simbahan ito, ay nagaganap ang mahalagang pangyayari sa buhay ng mga Bulakenyo. Siyempre, sa simbahan nagaganap ang mahalagang pangyayari taon-taon sa ating buhay bilang mga Bulakenyo. Unang-una na dyan ang ating pistang bayan, ang ating pagdiriwang ng Pasko, ang ating pagdiriwang ng ating pagunita sa mahal na araw, at marami pang ibang tradisyonan na natin na binambahagi ng ating buhay, ng ating kultura bilang mga Bulakenyo ay naging bahagi na ang simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. So sa madaling salita po pala, Sir Joey, ang simbahan halos ay ang sentro ng buhay ng isang pamayanan. Tama po. Dito nabubuo ang kanilang kamalayan, ang kanilang kaugalian, at marami pa sa mga ating pinahahalagang values bilang mga tao, bilang mga Bulakenyo, bilang mga Katoliko, dito po nagsisimula sa simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Talagang napakalaki ng ambag ng ating simbahan sa buhay ng mga tao dito sa bayan ng Bulacan. Pero bago natin
pampalalimin ang ating kaalaman tungkol sa mga naganap dito sa ating parokya. Sir Joey, maaari niyo po bang isalisay kung paano ba mula sa isang bisita raw ayon sa mga sinasabi ng matatanda ay naging simbahan ng ating parokya? Ang bayan ng Bulacan ay isa sa mga unang bayan na nanatnan ng mga Kastila dito. Siyempre, meron ng pamayanan dito bago man dumating ang mga Kastila. Pero yung ating kasaysayan at kultura bilang mga Katoliko ay nagsimula yan sa panahon ng Kastila. At ito nga ang bayan ng Bulacan sa inang-unang nilang napuntahan at ginawang pueblo. Kung yung matatandaan, 1571 ang nakarating sila sa Maynila. Na ang kabisera ng bayan ng Pilipinas ay nalipat sa Maynila. At the following year, 1572, ay nakarating na sila sa Bulacan-Bulacan. Noong mga panahon yon, dahil malapit lang tayo sa Maynila, ay naging bahagi pa tayo ng kaharian pa ng tawag ng kaharian ng Tondo. Ang Maynila ay bahagi pa ng kaharian ng Tondo. Noong 1575 ay nagtayo sila ng kabilya o ng bisita dito sa pueblo ito ng Bulacan, yung tawag nilang Bulacan. And 3 years after, 1578, ay naging ganap na tayo ng isang parokya sa ilalim ng patronato ng Nuestra Señora de la Asunción. Kaya nga po, may nabasa nga po kami mga libro na bago pa nga daw po dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas o maging sa Bulacan, ay nakitaan na nga daw ng magandang sistema ng lipunan dito sa Bulacan-Bulacan. Di ba nga po, ayon nga po sa mga libro na yung mga descendants ng mga maharlika ng kaharian ng Tondo ay dito naglagi sa Bulacan. Sino yung mga Gatmaitan, mga Lacanula. Kaya nga po, hindi ko lang ma-recall kung ito ba si Professor Veneracion ang nagsabi before na sinasabi niya, noong nadatnan niya daw po, nadatnan ng mga Espanyol ang Bulacan, meron na daw po tayong sistema ng pagsusulat, sistema ng edukasyon, sistema ng palengke. Kaya talagang nabigla yung mga Espanyol that time na, ay, ganito pala, sibilisado na rin pala yung mga taong nandito. Kaya parang hindi naging mahirap sa kanila, mas naging madali sa kanila na i-introduce yung pananampalatayang Katoliko dito sa ating bayan nga. Tama po yan, dahil na rin sa kalapitan ng Bulacan sa Maynila. So, hindi naging mahirap para kung anuman ang development na nangyayari sa Maynila ay atin din mapuha. Katulad ng sinasabi mo, masigla ang kalakalan dito. Meron tayong sariling tinatawag na kaharian ng mga Gatmaitan yan. At isa yan sa dahilan kung bakit napili nila ang Bulacan ang maging kabisera ng bagong galawigan na tinatag ng mga Kastila. Kasi nga, halos na dito na lahat. Kalakalan, masiglang pamayanan, nagkakaisang kaharian. So, yun ang dahil na. So, noong naging parokya na ang simbahan natin, ito na po ba yung Sir Joey? Ano po ba yung napagdaanan ng simbahan ng Bulacan hanggang matayo ang muog na kasalukuy na nakikita? Tinuturing ngayon na yung pagkakatatag ng parokya natin noong 1578, August 15, tinuturing yun na yun, yun na rin ang foundation day ng lalawigan ng Bulacan. Bukod kasi sa parokya, nung tayo naging parokya, eh, naging sakop natin ang bisita ng Bilinto, bisita ng Balagtas, iba pang bisita sa Karating Bayan. So yun yung unang konsepto na ang Bulacan-Bulacan ay sentro ng administrasyon dito sa parting ito ng Central Luzon. At dahil nga naging kabisera na tayo, naging sentro na tayo ng pamamahala ng mga Kastila at ng paglaganap ng Katolisismo dito sa Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan. Kaya dito, sa bayan ito, bilang kabisera, ay tinayo nila ang isang napakalaking simbahan. Ito na nga ang simbahan ngayon ng Nuestra Señora de la Asunción. Sa una, kung mababasa niyo yung libro ni Pedro Galende, isang Agustinong paring historiador, dito daw tinayo ang isang napakalaki at napakaaliwala sa simbahan. At nakikita naman natin yan sa kasalukuyang kalagay ng ating simbahan ngayon. Ang sinasabi niya ay klasiko ang disenyong pang-arkitektura nung unang simbahang itinayo.
hanggang sa dumating yung 1763 kung saan nilusog na tayo ng mga Briton. Noong kasing 1762, October, ay dumating sa Pilipinas ang mga Briton at nilayo nilang agawin mula sa mga Kastila ang pananakop sa mga sa Pilipinas. At the following year, January 1763, ay narating nila ang Bulacan at naging sentro ang simbahan ito sa naging pananakop na yon. Nasunog sa labanan yon ang simbahan, yung original structure ng simbahan, ganun din ang kumbento. So yung original classic design ay naglago na yon. Naglago na yon. Pero natira pa rin yung mga adobe na yan. Ito pa rin yung original na adobe mula noong 1570, noong unang tinayo ang simbahan. 2 months after, March 1763, ay after ng 2 months ng pananakop ng mga Protestanteng Briton, ay gumanti at ang mga Bulakenyo, ang mga Pilipino, upang mabawi ang bayan ng Bulacan mula sa mga Briton. Kaya nagkaroon ulit ng isang madugong labanan hanggang sa fortunately, ay nanalo na ang mga Pilipino noong March 1763 at nabawi na ang bayan ng Bulacan mula sa mga Briton. Sa panahon din yon ay natala sa kasaysayan na may naganap na himala dito sa simbahan ng Bulacan. Habang nasa pananakop pa tayo ng Briton at dito daw sa ating pasada, ay ginagawang watchtower ng mga Briton. Ay ando ng ating, meron tayong dyan imahe ng Nuestra Señora de la Asunción dito sa ating pasad na doon daw sa paanan doon, doon na rin nagluluto sa watchtower na yun, ang mga bantay na Briton. At isang araw daw, yung niluluto nilang pagkain na kanin, nung kanilang tingnan, ay naging buhay na ukod. Yun ay simbolo o pinaniniwalaan kaya naging uod yun ay dahil ipinakita ng ating mahal na ina ang ating kanyang pagkadismaya sa paglapastangan na ginawa ng mga Protestanteng Briton sa ating mahal na simbahan at sa ating bayan. At yung himalang yun ay recorded yun at officially recognized na yung himalang yun ay naganap dito sa simbahan ng Bulacan-Bulacan na nagpapakita na ang ating mahal na ina ay tunay na mapaghimalang patrona ng Bulacan. So napakadami po palang nangyari sa ating simbahan mula sa kanyang design yung classic, nasabi nyo nga po, klasiko, nagbago ito dahil sa pagdaan ng maraming panahon, tapos nagkaroon pa ng intervention ang Mahal na Birhen Maria noong panahon ng mga Briton na kung saan ipinamalas niya yung pagmamahal niya doon sa kanyang bayan, yung katolikong bayan ng Bulacan na lumalaban ngayon doon sa Protestanteng mananakop. Ano po? Matanong ko nga lang po, Sir Joey, kasi di ba po yung ating simbahan ay isa sa pinakamalaking simbahan dito sa buong lalawigan ng Bulacan. Meron po ba itong significance doon sa lipunan natin kinadadalawan? Ibig sabihin po ba, dahil malaki yung ating simbahan, ibig sabihin ba nung panahon na yun talagang maunlad na ang Bulacan-Bulacan? Yes, opo. Para makapagpatayo ka ng ganitong simbahan, siyempre, katapot-tapot na donasyon ang kailangan. Mm-hmm. At sa loob din ba kukunin yung donasyon na yun, hindi sa mamamayan din ng Bulacan. Sa pagtutulungan din ng ating mga kababayan no, na mga deboto na ng ating mahal na ina ng Nuestra Señora de la Asunción, ay nakangalap sila ng mga sapat na halaga para makapagpatayo ng ganitong maganda, malaking simbahan. Kung bakit malaki ang simbahan dito, siyempre, yun din ay simbolo, yun ay matibay na patunay na napaka-importante nga para ng bayan ito. Dahil dito nga ang patisera ng dalawigan, dito nila itinayo ang pinakamalaki at pinakamahalagang simbahan dito sa dalawigan ng Bulacan. Tama. Talaga naman masasabi natin na isa talaga ang ating simbahan sa pinakamalaking parokya dito sa bayan ng, dito sa probinsya ng Bulacan, rather. Sir Joey, maaaring nyo bang ibahagi, kung
paano ba nakita, ito ay sobrang laki, paano pa to ginawa ng mga tao ng araw? Kasi syempre yung mga tao, nag-iisip sila kasi wala naman teknolohiya naman. Paano naitayo ang ganitong kataas sa simbahan? Ako curious ang karamihan. At apang, at imposible naman ito mga naglalaking adobe sa nila kukuhan dito sa ating bayan. Ang mga pueblo talaga ay tinatayo ng mga kastila kung saan may ilog. Kasi sa ilog nila padadaanin yung mga material na kakailanganin. Kaya yung matatanda, noong mga panahon pa naman, wala pang road system eh. So ang ginagamit no, na mode of transportation ay sa pamamagitan ng mga tubig, ng ilog, ng dagat. Kaya naging malaking tulong para sa bayan ng Bulacan na malalaki ang ating ilog. At dito sa Kabayanan ay meron tayong ilog malapit sa Palengke. At yan ay karugtong ng ilog na papuntang Taliptip at yung tinatawag natin na Bulacan River. At yung bunganga na yun, ang Baguio Taliptip ay Manila Bay na yun. So dahil malalaki ang ating ilog, ay naging madali ang pag-deliver ng mga materyales dito sa bayan ng Bulacan. Sinasabing itong mga adobe ay nanggaling sa bayan ng Meycauayan, sapagkat sa Meycauayan ay meron doong adobe mines. Doon kinukuha ang mga adobe. Yung mga adobe na yan, ayon na rin sa nasusulat sa kasaysayan, ay pinagduktong, pinagdikit ng apo at puti ng itlog. Kasi nung araw wala pang semento. So ang ginagamit nilang binding material para mapagdikit-dikit yung mga adobe na yan ay puti ng itlog at apo. And from that, umaman din ang culinary tradition ng Bulacan. Ang daming itlog. Kasi ang daming itlog. Saan ang gagawin ko doon sa itlog na pula? Siguro yung simula ng leche plan. Ano naman nagsimula ang leche plan? Kaya kung mapansin nyo, ang mga bayan ay kadalasan dapat ay it's a must for a town, dapat meron siyang magandang ilog, malaking ilog. At tatakmak-mak sa bayan ng Bulacan dahil meron nga tayong ilog. At sa Kabayanan ay andun na lahat. Andito na yung simbahan, andun na ang bahay ng pamalaan, andun ang pamilihan, andun na sa sentro ng Kabayanan ang lahat ng importanteng pangailangan ng mga mamamayan. Kaya po pala doon sa matatandang mga bayan at kalapit bayan ng Bulacan, usually katabi ng ilog yung simbahan, tapos munisipyo, paaralan, ganun po pala. No, napaka-sistematiko ng ginawa ng mga Espanyol dito sa ating bayan, maski doon sa mga ibang bayan na kanilang nadatnan. Paano naman po ngayon, Sir Joey, naging bahagi ang simbahan sa paghubog ng diwang makabayani? Kasi syempre, di ba, parang hiyas ng Bulacan ang mga bayani nito, tulad nila Marcelo, nila Gregorio. Paano po ba hinubog ng simbahan ang mga kaisipang makabayan, itong mga bayani nito? Ang pinakamalaking reason bakit madaming namang mga Bulakenyong naging makabayan ay dahil malapit din tayo sa Maynila. Marami tayong mga kababayan na nakapag-aral dahil sa kanyang kalapitan sa Maynila. Kaya kung mapapansin mo, yung mga laging tanyag na Bulakenyo, sila yung mga ilustrado, ay sila yung mga napag-aral. At sila din yung mga nagkaroon ng binhi para buhayin ang damdaming makabayan ng mga Bulakenyo at ng buong bansa. So kabilang na dyan, sa mga ilustrado niya na nagmula sa bahay ng Bulacan, siyempre si Marcelo H. Del Pilar, si Gregorio Del Pilar, si Anacleto Enriquez, siyempre sa mga natin yung ating mga minamahal na paring Bulakenyo, si Padre Mariano Sevilla, Padre Mariano Pilatil, marami pang iba. Of course, sama na natin si Francisco Balagtas Baltasar. Si Francisco Balagtas Baltasar ay pinanganak sa Panginay noong 1788 na noong mga panahon yun ay bahagi pa ng bayan ng Bulacan. Kaya po dito po sa simbahan ito, dito po siya bininyagan. At marami pong tanyag na Bulakenyo na matutuloy natin bayani ng Pilipinas na dito po bininyagan. Yung babay na kanina, Marcelo H. Del Pilar, Jose Del Pilar, maging ang yung dalawang
Bulacan Ilocano Senador, na Francisco Delgado, Francisco Rodrigo, at marami pang iba ay dito bininyagan sa simbahang ito ng Nuestra Señora de la Asunción. So sa madaling salita, gayong ang bayan ng Bulacan ay narito sa Lalawigan, Provincia Eka, pero nakasuysoy tayo, nakaugnay tayo sa kasaysayang pambansa na kabuo ang lahing Pilipino. Laki ng ano po pala, no, ambag natin. At naging malaking bahagi ang simbahan sa kanilang pabayanihan. Isang insidenteng makapagpapatunay niya ay si Gregorio del Pilar. May incident kasi during the Filipino-American War na eh, naputo si Antonio Luna na sunugin ang lahat ng kabayanan para hindi mapakinabangan ng mga paparating na Amerikano. Subalit nag-intervene si Gregorio na, oh, sige, okay, pwede niyong sunugin, basta huwag niyo lang gagalawin ang simbahan, ligtas niyo ang simbahan ng Bulacan. Kaya napakapalad natin dahil kababayan natin si Gregorio, naligtas ang simbahan ito sa panalunog ng panahon ng Scorched Earth Policy ng Filipino-American War. Ang simbahan ng Malolos na sunog, simbahan ng Mingawan na sunog, simbahan ng Kulumpit na sunog. Katangi-tangi ang simbahan ng Bulacan-Bulacan ay naligtas sa military operation na yun. So, ang laki talaga ng pagmamahal ng ating bayanin si General Gregorio del Pilar sa ating simbahan. Hindi niya, talagang ito ang iningatan niya na hindi masunog, ano? So, like, kaya pala meron tayong mga paaralang elementarya sa pagkilala ng mga bayanin ito. Katulad ng General Gregorio del Pilar Elementary School at Marcelo H. del Pilar Memorial School. Ito ay bilang pagpapasalamat sa kanilang mga ambag dito sa ating bayan. Kaya naman, pwede din natin sabihin na isa din yung himala, no? Kasi ito ay pagpapatotoo gayong, di ba, tulad nga po na sinabi ni Sir Joey, gayong may utos ang General na Luna na isunugin ang mga bayan para hindi mapakinabangan ng mga Amerikano. Yung pagmamahal ni Gregorio sa inang simbahan ng Asunción ay ganun na lang katindi. Kaya naman hindi niya ito pinasunog. Kaya pwede natin siyang i-consider na himala at patotoo na mahal ng mga bayan ng Bulakenyo ang simbahan ito at ang mahal na Birhen Maria. Correct. Brother Joey, meron din nabanggit nga pala na parang napasyal ba dito ang ina ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Maaaring po bang isalaysay ang bahagi na ito ng ating kasaysayan? Itong isalaysay nito ay nagpapatunay na sikat na talaga ang Nuestra Señora de la Asunción ng Bulacan-Bulacan. Hindi lang dito sa Lavida, kundi sa ibang lugar. Sapagkat na meron tayong prueba sa ating kasaysayan, sa pagsusulatan ni Olimpia Rizal, kapatid ni Rizal sa kanyang kuya na si Jose Rizal na nasa Espanya ngayon, sa kanilang palitan ng sulat ay nasa laysay ni Olimpia Rizal Ubaldo na minsan, pistang bayan noong 1882 ay nakapagsimba dito, pistang bayan, ang nanay ni Jose Rizal, ang nanay ni Olimpia na si Teodora Alonso. Yun ay napapatuloy na kilala pala kahit sila yung mga tagal Laguna, ay kilala nila ang kapistahan ng Bulacan, kilala nila ang patrona ng Bulacan-Bulacan, yun naman sa Señora de la Asunción. Kaya yung araw mismo ng pistang bayan, yun ang napili nilang araw ng kanyang pagdalo sa kanyang anak dito sa Bulacan-Bulacan. So bukod po pala sa mga himala, nandun din po yung mga patotoo ng kasaysayan, yun nga po, tulad na sinabi ni Sir Joey, na talagang kinikilala at nakilala ng maraming mga tao, hindi lang ng mga Bulakenyo, maski nga yung mga taga-Laguna, yung pagdedebusyon sa mga labirin ng Magura. At malaking tulong yan, kasi sumikat ang patrono ng Bulacan na mapaghimala dahil na nga sa nangyayang himala noong panahon ng Piton. Kaya kinikilala siya noong paman na isang mapaghimalang ina, patrona ng Bulacan. Tama ka dyan, Kuya Joey. Maski nga sa aklat na sinulat ng kilalang historiador na si Naning Santos, nakita natin dito o nalaman natin dito na napakaraming talagang mga himala ang naganap dito sa ating bayan, maging sa mga taong dumadayo dito sa ating bayan upang galawin ang ating mahal na patrona. Bukod pa sa mga nabanggit ninyong mga mahalagang yugto sa kasaysayan natin, ano pa nga ba ang ambag na simbahan ng Bulacan sa kasaysayan ng buong Pilipinas? Meron pa po ba kayo mababahagi, Sir Joey? Opo.
balik ko lang, balik tayo sa ano, sa disenyo ng arkitektura. Ano yung kakaiba pa sa kanya. Itong makikita nating present structure, ito na yung pinaka, ito yung iniwan sa atin ng isang major reconstruction noong 1884. Yung kampanari naman ay 1889 natapos. At dito, nakita na yung kakaibang arkitektura niya na ipinagmamalaki natin. Makikita ngayon sa Simbahan ng Bulacan ang architectural designs na Byzantine, Romanesque, Baroque, and Moorish. Yan. At ito yung pinagmamalaki natin dyan. Yun na rin sa sinulat ni Pedro Galende, yung historian nga ng mga Augustinian churches, na isang mahusay na kombinasyon ng mga architectural designs ito. In fact, yung Neo-Byzantine ay rare daw na design at makikita lang siya sa Western Europe, sa Pransya, sa Turkey, sa Espanya. At yung Moorish o Mudéjar ay nagsimula yan sa Espanya, sa parte ng Espanya, sa Sevilla, kung saan yung parte kasi ng Espanya na nasakop ng mga Muslim. Kaya makikita sa architecture sa Sevilla ang magkahalo Muslim as Kristiyano na nadala din yung influensya niyan dito sa simbahan ng Bulacan. Kung makikita niyo yung kampanaryo, may makikita kayong geometric patterns ng Golden Triangle. Pag may ganun daw na geometric patterns, yun daw ay Muslim inspired. Yung ating lumang pintuang Puerto Mayor, kung makikita nyo, kaya nga pagkakamalan siya sa malayo ay parang Chinese monstrance kasi may ganun-ganun din siya na disenyo. At gumamit na naman siya ng geometric patterns na triangular. At yun din daw ay Mudéjar or Muslim inspired. So, yun ay rare at yun ay isa sa pinagmamalaki ng simbahang ito. Pag sinabi mong Byzantine, ibig sabihin may dome. Bakit may dome ang simbahan kadalasan? Para maganda yung audio sa loob ng simbahan. Byzantine din kung may malalaking bintana for the natural entry of light and air sa loob ng simbahan. Pag sinabi mong Romanesque, syempre parang Roman structure siya. So makikita natin dyan yung mga arko sa loob ng simbahan. May mga columns. So, yun yung Romanesque features niya. Siyempre, Baroque. Pag gumagamit na ng malalaking adobe, kontra sa lindol. Kaya Baroque ang ginamit na style sa atin para pamunta sa lindol. Kasi nga, madalas ang lindol dito sa atin, kaya Baroque ang napili nilang disenyo para sa ating mga dingding at haligid. Ang isa pa sa architectural highlight ng simbahan ay magkahiwalay ang kampanaryo at ang simbahan. Ito rin ay kontra sa lindol. Kung sakaling gumuo ang kampanaryo ay hindi minimal lang ang epekto sa simbahan. Ganun din. Pag gumuo ang simbahan, minimal lang din. Hindi masyadong ma-apekto ang kampanaryo. Ikabilang sa mga iilan lamang na ganyang simbahan na magkahiwalay ang kampanaryo at ang simbahan ay yung Pauay Church, na familiar kayo sa Pauay Church, Bantay Church, Iloilo Sur, ganun din sa Katedral ng Haro sa Iloilo. Siyempre, pagmamalaki natin itong pasan natin, itong pagmamasdan mo, madaming nakaputik na design. May makikita mo dyan ang puso ni San Agustin, may mga bulaklak, mga pabibe, mga bahing, mga halaman. Kung inyong matatandaan, hindi pa naman puso yung prefabricated, itong portion na ito gagawin, kakabit na lang gano'n. Hindi, walang gano'n araw, walang prefabricated method noon. So, yung mga yan nakaukit sa ating pasad na bato, inukit, ay dyan mismo sa pasad inukit yan. So, bagamat nasa gila ng mga Kastila, ang mga artisans niya lang gumawa ng mga artifacts na yan ay mga bulaklak niyo at yung mga katulong kababayan. So, ito ay nagpapakita ng kung gaano malikhain din ang ating mga inuno. Kaya inuturing ang simbahan na ito na isang cultural property. Important cultural property, hindi lang namin mga bulaklak niyo, kundi ng buong
bansa. Yan. Kaya po pala, na-declare din na natin okay. Simbahan ng National Museum. Tama po. Okay. Dahil sa kanyang kakaibang disenyo na pinaghalo-halo. Kaya tama. Naman, pwede din natin sabihin na simbahan talaga natin yung titulong simbahang naglalagbay. Tama po. Dahil sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan, may bahagi ang simbahan natin, may bakas ang simbahan natin noong mga bahagi din ng kasaysayan. At alam naman natin na talagang hiyas na maituturing ang ating parokya dahil sa kanyang mga pinagdaanan, sa kanyang arkitektura, sa kanyang struktura ng disenyo, at sa mga tao na nandito ay namumuhay at nakasentro. Tama, kaya nga sa mga tao na kasalukuyang naninirahan dito sa Bulacan o sa mga taal na taga-Bulacan, mga kapwa natin Bulakenyo, talaga namang dapat natin ingatan at pahalagahan ang ating simbahan. Katulad nga ng nasabi ni Sir Joey kanina, ito ay talagang ginawa ng may matatag na pundasyon. Tama ka, teacher, hindi lang natin basta pahalagahan ang mga pamana sa atin ng kasaysayan, bagkus ipagpatuloy natin ang mga pamanang ito. Dapat nating pahalagahan yung mga tangible heritage na nabanggit niya ni Sir Joey. At syempre, bukod sa mga tangible heritage, nandyan din yung ating mga intangible heritage tulad ng Flores de Mayo na siyang pinamunahan ng ating ESE Caballeros de Maria at ang ating tradisyon ng pabasa. Ay, Sir Joey, ano po ba ang mga intangible heritage na naging bahagi din ang ating parokya na naging pamana nito sa buong Pilipinas sa halos? Tama ka dyan, bukod sa mga tangible, yung mga nakikita at nahahawakan mga pamana, eh meron din mga intangible, yung hindi nahawakan, pero bahagi ng ating kultura. Kabila na nga dyan, yung napamit mo nga, Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo ay ipinagmamalaki natin dito sa parokya ng Nuestra Señora de la Asunción nagsimula. Noon po kasi 1867, ay inilabas ang nobenaryo ng pagdedebosyon sa Makadamirang Maria bilang reyna ng mga Bulaklak. At yan ay sinulat ng ating kababayang pari na si Mariano Sevilla, Monsenor Mariano Sevilla. At sa isang pahina doon, page 108, ay sinabi niya na mga kababaihan, mga binibini ng bayan ng Bulacan, ang unang umawit ng kanyang mga dalit. Ito yung mga awit na nagbibigay parangal sa ating banang ina bilang reyna ng Bulaklak. So yan ay patunay na, at sinabi niya yung mga, ang pag-awit na yun ng dalit ay naganap noong pang 1865 or 2 years prior to the publication of the nobenaryo. So kumbaga, bago pa na-publish yung nobenaryo ay nagaganap na ang tradisyon ng Flores de Mayo dito sa bayan ng Bulacan-Bulacan. At yun nga yung patunay ng Flores de Mayo na pinasimulan ni Padre Mariano Sevilla ay dito sa bayan ng Bulacan nagsimula. At mula sa bayan ng Bulacan ay gumaganap na ito sa buong Pilipinas. So bukod sa Flores de Mayo, bukod sa Flores de Mayo na talaga nag-originate dito sa Bulacan, nandito din naman yung isa pa sa mga naging pamana ng Bulacan sa maraming mga lugar, yung tinatawag na pabasa o pasyong pilapil. Paano naman po ito nagsimula? Napakapalad ng Bulacan sapagkat tungkol kay Mariano Sevilla ay mula din sa Bulacan-Bulacan ang nagbulat sa pangdakilang pare, si Padre Mariano Pilapil. Pilapil naman. Pareho silang Mariano, yung isa Sevilla, ito naman ay Pilapil. Si Mariano Pilapil ay inatasan ng arsobispo ng Maynila na ikunin natin lahat ng mga kumakalat na pasyon at kanya itong bigyan ng imprimatur, pag-aralan, i-sensor. Kasi dahil yung mga pasyon na yan ay gawa lang ng ordinaryo Pilipino, ay marami dyan inahaluan na pagano. Konseptong pagano. So yun ang gustong linisin ng arsobispo ng Maynila at ganyan naatasan ang ating kababayan si Mariano Pilapil na i-sensor lahat ng ito. At nung kanyang itong inedit, nilinis, ang naging produkto naman ay ang pasyong Pilapil. Ngayon mga viewers, na bigyang linaw tayo na ang pasyong Pilapil pala ay hindi sinulat mismo ni Father Mariano Pilapil, iba kasi alam nila sinulat yon. Ito ay compilation lamang ng lahat and edited ni Father Mariano Pilapil. Talagang napakadami at napakayaman talaga ng kasaysayan ng ating bayan ng Bulacan. At bilang pagtatapos po sa ating episode ngayong gabi, maaari
ka ba namin hingan, Sir Joey, ng mensahe para sa mga kabataan na mga susunod pang magpapayaman ng ating kultura? Ang mensahe ko lang sa aking mga kababayan, ating mga kaparokya dito sa parokya ng Nuestra Señora de la Asunción ay ating pag-aralan at para ating maintindihan at para ating lalong mapagyaman pa ang mga pamanang iniwan sa atin ng ating mahal na simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Ito kong mga nakaraang buwan, itong Abril, ay dumanas na isang malaking pagsubok ng ating simbahan na karumpo ng lindo dito sa Central Luzon. Kaya ngayon po, sa parokya po ay meron po tayong proyekto na simbahan ko sa Gitko. At kailangan po namin ng inyong tulong para kayo naman po ay makabahagi din ng inyong pong, kung ano pong meron kayo, inyong pong maibahagi sa programa ito, sa proyekto ito, para makatulong para sa rehabilitation at restoration ng simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Pinapat, maraming salamat. Kaya nga po tunay, kung dati mayroong hamon para sa kanila, sa mga sinaunang Pilipino, sa pagtatayo ng simbahan, sa ating panahon ngayon ay mayroon tayong hamon na hinaharap para patibayin ang ating simbahan, ang buong ng ating pananampalataya na naging saksi sa maraming tradisyon, kasaysayan, kaugalian na sa ating nag-ugat bilang mga Bulakenyo. Sa mga brothers, sa mga nanais po na tumulong sa pagsasaayos ng ating simbahan, maaari po silang makipag-ugnayan sa opisina ng ating simbahan o sa mga leader natin ng Finance Committee. Ayan. Kaya po, Sir Joey, maraming salamat po sa pagpapaulak dito sa aming Usapang Asunsyon. Napakasarap po nang balikan ang kasaysayan, Sir Joey, dahil sa inyong presensya dito. Ang dami namin natutunan mula sa iyo. Maraming salamat din po sa inyong panyan at sa aking paparangan. Kaya nga mga kaparokya, kung may nakalimutan man kayo ngayong gabi, maaari niyong balikan ito sa ating ABP presentation. Tama ka dyan, teacher. Mapapanood din pagkatapos ng episode na ito ang natatangin ko na kasaysayan ng simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Kaya magkita-kita po tayo muli mga viewers sa ating susunod na episode sa susunod na linggo. Ako po si Teacher Jovi. At ako po si Kuya Alvin. At ako po si Brother Alex na nagsasabi mga kaparokya, 26 days na lang at Pisang Bayan 2019 na. Huwag pong kalilimutan na i-like at i-share ang ating mga video at i-like mo na rin po ang ating FB page na Ulap. Kaya naman po huwag din pong kakalimutan ang ating hashtag, #VivaAsuncion2019. Taos puso po ang aming pasasalamat sa mga tao sa likod ng proyektong ito, sa ating mga kapalian, sa ating PPC Execom, sa ating Compradya de Nuestra Señora de la Asunción, SOCOM, at sa lahat ng mga tao na nakibahagi sa programong ito. At maraming salamat din sa ating inimbitahang panauhin sa gabing ito na si Sir Joey. Maraming maraming salamat po. At ito ang Usapang Asunción, ang malaking kauntahan bukod sa Patrona Reina at Tinambay Bulacan. Nuestra Señora de la Asunción. Viva Asunción!